Hello, Jamel. Morning. Say hi to my vlog. Maliwanag na. Hello guys and welcome back to another vlog. And I would like to say welcome to my first episode of my dairy farming vlog. Sana magtuloy-tuloy na. So nire-request nyo to na mag-vlog tayo sa farm. Kaya gagawin natin. And I will try my best na mag-salita ng Tagalog para lahat tayo ay makaintindi. Yan talaga ang kahinaan ko, ang mag-Tagalog. So change gate lang ako na kasi kakatapos lang ng first herd. Ngayon second herd na naman. Pasok lang natin sila. Come on girls, get up. So maliwanag na. Time is 6 AM. In this video guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga daily routine ng isang dairy farmer. Pero gagawin kitong 2 days. So ngayon and then bukas ng umaga magba-vlog ulit tayo. So nga pala yung shed namin. At ito yung mga alaga namin. So sila yung second herd. So ang second herd is nasa 500 cows. So mag-milking na tayo. So dito sa farm namin, meron kaming 1,000 pig cows. So ginagatasan namin sila dito sa may 50 bale. 50 bale na rotary na platform. So 50 cows ang maximum na pwedeng katasan at the same time. Tingin-ting lang. Nagawa ko na ito mga almost 4 years na. 4 years na akong dairy farmer. So far so good naman, no? As long as meron tayong trabaho, kumikita at saka meron tayong ilagay sa ating mesa. Yun nga guys, so mag-milking na ako like an hour siguro, mga 1 hour lang. Then papalitan ako nung kinayitan kanina na si Jomel. Papalitan niya ako para makapag-breakfast ako. Then after 1 hour na breakfast, babalik din at patuloy ang tao. Salita na ako ng kama ko. Ngayon, uwi ako para mag-breakfast. Nandyan lang yung bahay namin, no? Nandyan lang. So dito pa pala sa, ano, sa parking house kami. So break tayo ng 1 hour. Then balik tayo para mag-inis. 1 hour later. Guys, tapos na tayo mag-breakfast. Balik na tayo sa shed para maglinis. Okay, let's go.
Tapos na tayo maglinis, no? Shit, tapos na milking, tapos na. So, tapos tayo mga 8:30. Ngayon, gagawin naman natin ang mga farm jobs. So, ano mga farm jobs? Mag-irrigation tayo. So, mag-move tayo ng mga irrigation system sa next shift niya. Ito yung way para madeligan yung mga grass na hindi maabot ng pivot. So ito yung tinatawag nilang rotorainer, guys, no. Yan. So bale, ililipat natin to into next run, into the next run, doon banda. Lipat natin diyan. Kasi yung area dito hindi masyado na aabot ng pivot. So gagamitan natin ng small tractor para ma-move siya doon banda. Move na siya. At saka may tubig na, o mabasa pa. Yan, may tubig yan. Woo! Basa. Yan. So inch by inch magmo-move yan papunta doon sa dulo. So by morning, tapos na tong run na to, doon itong area na ito is nabibigyan na. Alis na tayo bago tayo mabasa. Ayan. Ooh. Lame at saka may mastitis, kaya nakaseparate sila sa herd para hindi sila lalong ma-stress. So yun nga, hanap lang tayo ng mga gagawin ha, until lunch time. So time check, it's 11 a.m. so, meron pa tayong 1 hour na farm jobs na pwedeng gawin. So inumpisa na to ng kasama ko yung platform namin, i-water blast. Nalinisan. So i-continue ko na lang. Ito. So, yan. Yung orange or yellow stuffs. That's no good in the seed. So linisan lang yan. Water blasting yan. Hanggang lunch time. Then uwi na ako.
tatay. Mainit na, tagaktak ng pawis. Shoutout lang pala sa lahat ng mga nanonood. Shoutout sa inyo lahat. I love you all. Ano nga, lunch time na. Kaya uwi na. Sobrang init. Or before ako uwi, daanan ko muna yung mga manok namin. So dito sa farm, meron kaming manok. So pwede na daming mapakuna ng itlog. Before, meron din kaming maboy. Kinatay na. Bali, apat na baboy kinatay. Lahat-lahat yun napunta sa freezer. Kaya, yan ang advantage pag nasa farm ka. So, ito yung ano, yung kulungan ng manok namin. Yan. Meron kami ata, 10 ata dito na manok. Yan. Pakainin ko lang. Yan. Lagay lang yan. Yan. Takpan ng ulit. Yan. Sige, kaya na ngayon, ok. Uy, matagal-tagal na hindi kami nakarbis, pero meron ng mga itlog. A few moments later. And we're back again. After lunch, milking na naman. Start ang milking namin sa tanghali, 1:30. So, si Jumel pa rin, o yung kasama ko pa rin, ang first herd, then ang second herd. So, activities ngayong tanghali is milking lang. Kami siguro mga konting farm jobs. Yun. So, kunin natin ang second herd. Kausin again! Bigla pumangit ang panahon. Rain or shine, patuloy pa ng milking. Dito naman tayo. Milking na naman. Tapos umuulan. Milking nga ng second herd, mga 500 cows for 1 hour and a half. So kusa na lang yung mga baka na ito. Na ang milking, guys. Linis na lang. So, kailangan ko nalang isarado yung mga baka. Yan na muna for today and we'll see you in the morning. Welcome back to the second day of the vlog. So, kakatapos lang namin ng milking and then after namin mag-milking, farm jobs na naman. Umuulan. Pero isang araw lang naman 'to, so kailangan pa rin i-move yung irrigation, yung mga sprinklers. So si Vince, kakapasok niya lang. Siya na ang gumawa ng rotorainer, din ako ang gagawa ng sprinklers. Then si Jumel, gagawin niya lang yung isang lame cow. At saka siya na rin ang magpa-fence. Then after that, hanap na lang kami kung ano pang pwedeng gawin. Siguro dito lang sa shed kasi nga umuulan. Natimpuan natin, no, yung tanker na pinipick up yung gatas. Yan. Ito yung tanker na everyday nagpipick up ng gatas dito sa farm. Pontera Company. Hindi ko lang alam kung mga gaan or ano yung capacity ng every truck nito. Yan. Pinipick up galing dito sa bar namin. So ito talaga yung problema kapag ang gatas siyempre basa, maputi. So papakita ko sa inyo kung ano yung pivot. Ito yung pivot, oh. So ito yung pivot. Ano makikita nyo, may tubig dyan. Tapos yan, umiikot
yan sa buong farm. Kung nakikita nyo, yung gulong gumagalaw going forward. So si Vince pala nagpatuloy ng water blasting, no? So kapon nag-start na ako dito, din siyang gagawa kayo. Hi Vince, kamusta? Ayos lang, medyo busy kami ngayon kasi kulang kami sa tao eh. Pero kaya rin ang trabaho. Yan si Vince, yung isa kong kasamang Pinoy dito sa farm. So ilang taon nga dito Vince sa New Zealand? 8 taon na. Taga saan ka Vince? Taga Iloilo po. Maga, shout out ka, Iloilo. Shout out yun sa mga Ilonggo dyan ah. Saka sa mga pamilya ko dyan ah. So kami ni Vince dito, dalawa kami Ilonggo dito. Pero nag-Tagalog na ako ngayon kasi mayroon tayong mga Tagalog na viewers. Parang intindihan ba? Sige Vince, thank you! Sige, okay. So, next job natin guys, no? Minsan kasi pagka wala masyadong utos, kami na mismo yung maghanap kung ano ang next na itatrabaho or tatrabahuin. Bali itong hedges na ito or yung mga natives na ito, ititrim natin to para lumabas yung fence ito. Yan. So, kung makikita nyo, masyado nang makapal. So, ititrim natin to gamit yung hedge trimmer. Meron tayong hedge trimmer dito. Gagawin natin to until lunchtime. Ang ganda na yung ano, yung araw. At umiinit na. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please show some support by subscribing and then hitting that like button. Kung nagustuhan nyo or nagandaan kayo sa video, huwag na lang din kayo. Para at least, di ba, magkaroon tayo ng inspirasyon para mas gumawa para ng maraming video. Thank you for watching this video. Please don't forget to like and subscribe in this channel, and we'll see you next time. Thank you very much. Bye.